have yourself a merry little Christmas. Hi, welcome back to Darini Pawi. Hi, my name is Pauline, but you may call me Pawi. And welcome to my daily vlog. So guys, how are you? How's your day? Grabe, malamig na ngayon. So ayan, medyo naka-jacket tayo. And pakita ko sa inyo. Diba ang gloomy? Pero ito yung perfect weather na gustong-gusto ko. And tapos nakikinig kayo sa mga Christmas songs plus sipping hot choco or coffee. Diba? Perfect day. So anyway, today, meron akong i-review. I've been an avid fan of Garnier, the BB cream, this one. So ngayon, gusto kong mag-explore. I don't wanna limit myself sa isang produkto lang. Sa mga reviews na nabasa ko, mukhang patok na yun ang IT Cosmetics! Ito yung CC cream. Kung napapansin nyo, ang dami-dami niyang benefit. So, nakalagay dito, it's a CC Plus Color Correcting Full Coverage Cream Plus Anti-Aging Hydrating Serum Plus SPF 50 Plus UVA / UVB Broad Spectrum Physical Sunscreen. Doon pa lang sa SPF 50, doon na ako na sold. Sold na to sa akin. Ngayon, pansin nyo, ang small size lang yung pinili ko kasi I wanna make sure before ako magpa-purchase ng mga regular size, gusto ko munang itry purchase nyo para malaman nyo kung hiyang nyo. Matetest nyo if ito nag-work, ito hindi pala. Kasi most of the time, hindi lahat ng mga product na nag-work sa isang tao ay magwo-work din sa inyo. At hindi rin ng mga product na nagamit nyo ay magwo-work sa iba. Kasi we have different kinds of skin types. If you wanna know kung okay ba to, itong product na to, so please continue watch this video. Okay, ngayon, sa face ko, kung nakikita nyo, medyo may redness. Hindi lang medyo, talagang may redness. Ngayon, naglagay na ako ng moisturizer, tapos, so, kailangan i-absorb muna sa skin. So, hayaan, maghintay lang kayo ng mga 3 minutes. So, okay na yun, magsaset na sa skin. And, gusto ko siyang i-compare sa may primer versus sa walang left side na walang primer. So, ito na. Anong shade ko? Light. Light. Titignan nyo. Hindi naman siya ganun ka-light. Para lang siyang beige. Napapansin nyo, parang yung consistency thick. Ayan. So, apply lang. Oo, ang dami na nga nalagay ko. So, sabi full coverage. Pansin nyo? Natakpan niya yung redness kahit wala akong linalagay na concealer. Ito yung may CC cream versus wala. Parang mas dewy. Parang dewy ang finish niya, no? Maglalagay ako ng primer sa right side naman ng mukha ko. Ng konti. Ayan. Okay, so after mag-set ng primer, lagay na natin CC cream ng IT Cosmetics. Walang nakalagay dito, guys, if for all skin type, kung pang combination ba siya for oily or for dry skin, walang nakalagay. So, feeling ko, in general, pwede siya kahit anong klaseng skin. Nung trinay ko to sa Sephora,
feeling ko ang sticky niya. So, nagdalawa akong isip, pero dahil gusto ko siyang bigyan ng chance, feel very, very light. Walang sticky, okay na. Ngayon, lagyan natin ng setting powder. But first, maglagay muna ako ng contour cream. Sorry, It Cosmetic, ginudge kita. Sobrang ganda. Ganda pala, oh. Sa content niya, medyo pricey. Mas, magkano ba to? At, $20 ko yata siya nabili. Eh, parang sample size lang naman siya. Pero guys, sulit. Hindi masasayang ang pera nyo kapag bumili kayo ng It Cosmetic. Dun sa benefit pa lang niya na meron na siyang anti-aging, at the same time meron pa siyang 50 plus na SPF. San ka pa, diba girl? So, huwag ka nang choosy. Kaya pwedeng-pwede siya pasok sa bangag. Na nyo naman, ito yung may primer, ito yung wala. So, feeling ko lang naman kung may primer yung isa, medyo nag-blur pa ng konti, medyo nag-smooth yung skin ko. At the same time, baka maglalast pa yung product na ginamit ko sa face ko. Yes, full coverage talaga siya. Natakpan lahat ng blemishes, lahat ng sumpa sa face. Very good talaga siya. And then, again, kung, like I said, kung maglalagay pa kayo dito sa pimple marks nyo, sobrang matatakpan na niya talaga kahit hindi na kayo mag-concealer. And then, ang tanong ng bayan, pwede ba kaya ito sa different kinds of skin type? I think yes. Kasi wala naman siyang linagay na for dry or combination of for oily skin. Feeling ko in general, lahat ng skin type, pwede. And what else? Friendly. Friendly siya sa face nyo. So, hindi kayo mahihirapan. Kahit ang dami-dami ko nang linagay sa face ko, contour, setting powder, ano pa ba? Highlight, super light pa rin ang feeling. Hindi siya yung mabigat na, akala ko yung mabigat na sticky kasi kanina, di ba, parang dewy finish. Hindi. Sobrang light lang siya. Pwede kaya siya sa for everyday wear? Yes, pwedeng-pwede. Longevity niya, hindi ko pa masasabi kasi kalalagay ko pa lang ng product. Pero after nung pagkalagay ko ng product, so, hanggang ngayon, feeling ko light pa rin. Hindi siya yung sticky. Again, light yung feel. Nag-oxidize ba siya? Mukhang hindi naman. Consistent pa rin naman yung color niya. Pero tignan natin. So, babalikan ko kayo guys after, let's say, 5 to 6 hours kung maglalast si It Cosmetic CC Cream. So, guys, if you're wondering saan purchase yung product ng It Cosmetics, bili ko sa Sephora after 6 hours na nasa mukha ko yung CC cream. Eh, mukhang nagkikulas ng aking face. Hindi ako nag-retouch, hindi rin ako nag-blot. And mukhang ito yung side ng walang primer, and this one has a primer. Mukhang mas okay pa, mas lumalaban pa yung may primer. So again, I advise you na if ever man magpurchase kayo ng CC cream, kailangan mag-prime muna kayo. And then, nag-oxidize ba? Parang hindi naman. So yun, sana meron naman kayong natutunan sa video na to. I hope to see you next time!